Mga duwende, ununo sa puso. Ito ay mga katagang karaniwang hindi nakikita ng isang pangkaraniwang tao. Ang mga ito ay naninirahan sa mga gubat, puno, kabundukan, punso, o sa mga luma at malaking tirahan sa mga probinsya. Ang duwende ay nagpapakita sa ilang tao lang kapag ikaw ay kanilang nagustuhan. Ayon sa mga nakakakita, sila ay nakikipaglaro. Dinadala ng mga duwende ang mga taong kanilang kinakaibigan sa kanilang lugar. Sa mga karaniwang kwento, pasalin-salin sa ibang henerasyon ang kanilang mga lugar na isang paraiso na di inakala ng mga taong mayroong ganito. Puno ng ginto ang kanilang kaharian, at sila ay mahilig mangolekta ng mga bagay-bagay. May kasabihan nga ang mga matatanda na kapag may nawala na kagamitang bagay sa inyong bahay, ito ay kinuha ng duwende na kahit hanapin mo ay hindi mo makikita. At kapag napagpasyan mo huminto sa paghahanap, saka ito lalabas sa isang lugar na parang walang nangyari. May mga duwende ding nagkakagusto sa tao. Karaniwan ay sa mga babae, at ito'y kanilang inaangkin nang hindi nila namamalayan. Duwende na laging bumibisita na minsan ay hindi pinapakain hanggang sa bumagsak ang katawan at unti-unting mamatay. May mga duwending sadyang mapaglaro. Ito ay nakatira sa gubat na kung minsan may napadaan, sadya nila itong ililigaw sa gubat, inililipad sa himpapawid at ibinabalik kung kailan nila gustuhin. May mga duwending sa punso na ninirahan. Sa mga gubat, kung ikaw ay may nakita, ayon sa mga kasabihan ng mga matatanda, ay kailangan magpaalam o magtabi-tabi po. Kapag sila ay nasaktan, ito din ang kanyang ipaparamdam sa mga taong nanakit sa kanya. Katulad halimbawa, kung sila ay inyong napilayan sa paa, ganon din ang mangyayari sa iyo. Kung sila naman ay tinamaan mo ng bato sa muka, ikaw rin ay magkakaroon ng pasa sa muka. Ibabalik nila at ipaparamdam sa iyo kung ano ang ginawa mo sa kanila. May masasamang duwende at mayroon ding mabubuti. Ang mga pinaniniwala ang masamang duwende na nakatira sa bahay ay pinapaalis sa pamamagitan ng ritual na ginagawa ng isang albularyo. Ang mabuting duwende na nananahan sa bahay ay karaniwang hinahayaan na lang. Bukod sa duwending itim at puti, ay mayroong pangibang uri ng mga duwende. Ayon sa aking nakapanayam, kung saan ay mayroon siyang third eye at sinabi niya sa akin na siya'y nakakakita ng duwende. Ayon sa kanya, ang itim na duwende ang pinakamabait, kabaliktaran ang sinasabi ng ibang tao. Samantalang ang pulang duwende ang siya namang pinakamasamang duwende sa lahat ng uri nito. Duwending puti naman ang mapaglaro at tuso, at ang isa pang kulay ng duwende ay berde, na kung saan ito ay mahilig makipaglaro sa mga bata, ngunit may lap at medyo mahihain. Akin na pag-alaman sa pakikipag-usap sa ibang tao tungkol sa mga uri ng duwende, karamihan sa mga sinasabi nila na duwending itim ang pinakamasama sa lahat, masama ang ugali, at madalas pinaglalaruan ng mga taong kanyang natitipuhan. Ngunit, taliwas ito sa aking nakapanayam. Base sa kanyang kwento, ang itim na duwende ay mapaglaro at swerte. Kapag ikaw daw ay nakakita ng itim na duwende, ito ay nakapagbibigay ng swerte sa iyong buhay, ngunit wag lang siyang gagambalain. Ang pulang duwende naman, ayon sa kanya ay siyang pinakamatapang. Sila ay nakakatakot at kapag nagpakita sa iyo, ay maaring may masamang mangyari sa iyo o sa ibang membro ng pamilya. Huwag makipagkasundo sa duwending pula pagkat ito ay tuso. Maaaring kapag ikaw ay nakipagkasundo ay di niya tuparin ang inyong usapan. Hanggat maaari, ito ay pakaiwasan. Duwending puti. Ang duwending ito ay siyang pinakatahimik. Kapag siya ay nagpakita, huwag kausapin dahil kapag nakuha niya na ang inyong atensyon,
ikaw ay paglalaruan nito. Ngunit ito ay mapaglaro madalas sa mga bata at kailangan mahinahon ang pakikipag-usap sa kanya. Ito daw ay may kaalaman sa paggagamot sa mga taong nabarang. Duwending Berde. Mapaglaro lalo na sa mga bata. Sinasabing ito ay swerte sa sugal, ngunit huwag magtiwala dahil kung minsan ito ay pihikan. Ito ay mailap kapag tinatawag upang kausapin, kaya kailangang suyuin. Gumamit ng bata kung ito ay tatawagin o kakausapin. Marami man ang mga uri ng duwende base sa kanilang kulay at pag-ugali. Ang sabi ng mga matatanda at naniniwala sa kanila, ang mahalaga ay pagbibigay ng respeto sa kanila upang hindi maparusahan o mapaglaruan.